Patong. Ngayon mag-change oil tayo ng Honda Click 125. Yan. Diyan na kasi itong motor natin. Yan. Oil change na. Kailangan ng mag-change oil every 1,000 km. Yung inano ko dyan. Sinet. Yan. Yun na siya. Ito ngayon. Ito yung binili kong langis sa kasa. Na 10W30. Fully synthetic na rin siya. Gasoline motorcycle oil. Honda oil. Nabili ko siya ng 290 pesos. Yan. 90 pesos. Ito, tsaka may bumili na rin ako ng air filter. Ito nabili ko naman siya nasa 221 pesos kasi malaking discount eh. Malaki yung discount nila. Nasa 40 o 50% discount kung ano, kaya kamura ko lang binili, 221. Yan. Yan nilagay ko na dito ngayon yung lalagyan. Yan. Lagyan ko na yan. Tapos, ito. Itong bolts na to. Saan yan? Ayun. Itong bolts na to. Tatanggalin natin yan. Ang sukat yan, 12mm. Yan. 12mm. Ito. Nasakit. 12mm nasakit. Gagamit tayo. Tsaka ratchet. Simulan na natin mag-change oil mga katong. Para magpapasko naman na, kaya pangpasko ko na rin sa kanya, parang gift ko na rin sa sarili ko at sa motor ko. Ayan. Mga tong. Tatanggalin lang natin, no. Ayan. Yan mga katong, ito ratchet to. Kung ano, iset nyo lang ng paluwag yan o counterclockwise ratchet lang yan counterclockwise na siya 12mm yan, tatanggalin lang natin. Ayan. Tanggal din. Ayan. Ayan lang sa yan. Ayan. Diyan natin diyan tayo magdi-drain. Ayan, 12mm na yan. Ayan, yung bolts. Ayan. Ayan. Ito. Kaya pag naka center stand mahirap ilagay, kaya nilagay ko na rin dito sa loob yung center stand na plastic. Kaya itong paglagay natin ng used oil. Yan. Lagyan natin na ilalagay. Drain na natin. Tignan yung mga katong ito, may washer din siya dito. Yan. Baka maiwan doon, hindi natin alam kung nahulog. Tignan yung mabuti kung may washer mga katong. Kasi kapag wala tong washer na to, maglilik. Yan. Kaya check nyo na lang. Yan. Try natin mabuti. Para ano. Ayun nga lang, pag nilagay mo yung center stand dito sa drain, medyo ano, maglilinis ka. Mamaya, i-reset natin yung kung paano i-reset yung oil change. Tatanggalin natin yan.
Nakikita ba? Yan. Oil change required na siya. Due na siya. Ng 1,000 kilometer. Yan. Drain lang natin. Habang nagde-drain tayo ng langis ng click. Yan. Ilagay na muna natin tong air filter. Yan. Yan. Talagay yung airbox. Itong air filter. Ito. Babaklasin muna natin tong airbox. Yan. Ito, yung strainer, di ko na muna binaklas. Kasi, nung nakarang change oil ko, nabilog. Yan. Di ko pa matatanggal. Tatanggalin ko yan kapag may nabili na akong yan, yung cup na yan. Bagong cup. Kasi, pag tinanggal ko yan, sigurado mahirapan na akong ikabit. Papakita ko sa inyo kung paano linisin yung strainer niyan sa susunod na video. Yan. Ito, hindi muna natin tatanggalin. Nalinis ko naman na nung nakarang change oil. Yan. Tanggalin muna natin itong mga screw. Marumi na mga katong, kailangan na talagang palitan ito. Kailangan na talagang palitan natin yung air filter. Ito yung bagong air filter natin, nakapit natin dyan. Palitin na talaga mga katong. Yan. Marumi na rin. Yan, 13,500 kilometers bago ko pinalitan tong air filter. Yan. Ganyan na karumi kapag 13,000. Parang naglulumot na siya. Kapit na muna natin. Yan mga katong, ilalagay na natin yung air filter. Yan. Tanggal na natin tong madungis na air filter natin. Okay. Sabihin na natin para may start na rin natin yung makina. Ito muna natin isa-isa mga katong. Lagay muna natin mga katong yung air filter. Yan mga katong, ilalagay na natin yung drain plug o itong bolts na kasama yung washer. Yan. Wala nang tumutulo ngayon na langis. Ilagay na natin yun. Yan. Kapit na natin. Ngayon, lagay naman natin sa clockwise itong ratchet. Ayan. Pahigpit. Pero itong dahan-dahan lang mga katong ha. Itong sa drain plug na pwedeng mabali yan o masira yung crankcase. Ayan. Pwedeng mag-crack. Kaya dahan-dahan lang sa pag-higpit. Yung bahagya lang, huwag masyadong mahigpit. Pitan lang natin. Saw-saw pa. Pitan lang muna natin mabuti. Yan. Ang mga katong dahan-dahan lang sa pag-ipit. Huwag masyado. Krak-krak kapag masyadong mahigpit.
Yan. Okay na yan. Sakto lang. Ito. Itong pag sa pang refill nya. Dyan natin ilalagay yung langis. Pero ito, ito yung mga pinaglumaan ng mga pang yung mga turotot ng pangbata. Yan, gawin lang natin siyang ano kasi ano doon sa ano tag na doon malalim. Yan, malalim. Kaya itong ito magandang ring gamitin para paglagyan ng oil. Yan. Ito. Itong click naman natin nasa 800 ml yung langis na ilalagay natin dyan. Tsaka sukatin natin kung hanggang dito. Ayan, hanggang dito lang yung langis. 800 ml. Lagyan na muna natin. Itong langis natin ngayon, oh yan, scooter oil, fully synthetic, inulit ko lang, 10W30, yan, yan. Yan. Maraming, may nagsasabi na pag ito yung ginamit mo, pwedeng gamitin mo siya ng 3,000 kilometer bago mag-change oil. Ayan. Ayan natin kung maganda. Ito yung mga in-advise nila sa akin na gamitin. Try lang natin. 100. Ayan, tansyahin muna natin yung langis. Kasi itong nabili natin ano isang litro kailangan natin matansya. Check muna natin. Yan, kulang pa. Tansyahin na muna natin. May mga sobrahan. Kasi kapag nasobrahan tayo mga katong, dun sa ano, pag nasobrahan natin yung pag-refill o paglagay ng langis sa makina, pwedeng manira ng ano yan, ng oil seal, yan. Yan o, kaya mabigat yung takbo. Mararamdaman nyo naman yung pag sobrang langis. Hindi siya rin advisable na sobrang langis. Kaya sana pag mag-change oil kayo, yung sakto lang yung 800 ml. Yan. Maninira siya ng oil seal, dun lalabas. Yung pressure tataas sa makina. Yan. Yan, 200 ml. Natin muna. Ayan o. Ito, pag yung ano, sa New Year, pag may turotot kayo dyan, gawin nyo na lang ng ano. Gawin nyo na lang paglagyan ng ano. O parang imbudo. Gawin nyo na lang pang imbudo tong turotot nyo. Sabi nila kasi bawal mag-ingay eh, sa New Year. Kaya, ito. Magturotot, gawin nyo na lang ng imbudo. Yan, i-start muna natin. Lalagyan na muna natin to. Tsaka yun pala, yung kailangan pa pala natin i-reset.
Yan mga katong, i-reset na natin siya. Yung oil change, kung paano i-reset. Yan. Yan. On muna natin. Yan. Oil change. Ayan, dapat matanggal natin yan. Yung sinet ko dyan, 1,000 kilometer. Yan. Yan. Ngayon, 13,541 kilometer. Yung na yung tinakbo ko. Tinakbo ng motor. Tapos, yan. Ito, papatay na muna natin para ma-reset natin. Yan. Reset. Nakapatay yan, mga katong. Naka-switch off. Yan. I-diin na muna natin tong set. Yan. Nung madiin. Tapos, i-on natin. I-on natin siya. Pero habang naka-set pa rin, naka-ano. Ayan. Nakita nyo, mga katong. Natanggal. Yan. I-deal lang natin na siguro 5 seconds. Then, yung set. Tapos, on. Ayan. Is mawawala na. Na-reset na yung oil change. Ganun lang pag-reset, mga katong. Madali lang. Ayan, mga katong. Na-change oil na natin. Tapos, i-start naman natin ngayon. Ayan mga katong, na-start na natin ng 5 minutes yung makina. Ngayon, i-check natin ngayon yung level ng langis. Kung low o high yung ba yung langis o kulang o sobra. Ayan mga katong, punasan muna natin ng tissue. Kasi maganda yung tissue mga katong. Walang himulmul na kumakapit dun sa lipstick. Tsaka dyan sa hole na yan. Sa refill hole. Pang refill. Paglalagyan na natin ng langis. Yan. Pinunasan ko na kanina pa yan. Yan. Yung mga ibang katong, trinitrate pa nila to para ma-check nila. Hindi naman dito sa click. Sa mga ibang motor. Dun. Mga ibang motor kasi kailangan pang i-tread para makita yung level ng langis. Yan. Yung sa atin naman isasaw-saw lang natin o hindi natin ipapasok ng todo. Lalagay lang natin sa labi. Yan. Yan. Tingnan muna natin. Ayan mga katong, level siya, level. Yung langis. Sakto na. Sakto na yung langis na nilagay natin. Ayan. Ayan. Sana tong mga katong, may natutunan kayo dito sa video to. Merry Christmas and Happy New Year pala sa inyong lahat. Mga nanonood, mga subscriber ko. Sana may natutunan kayo kahit simpleng change oil lang natin. Yung pagpalit lang ng langis. Please subscribe and share and like mo na rin para okay tayo. Salamat. Bye-bye.